Hi guys, papakita ko lang sa inyo yung ginagamit kong camera sa fishing videos ko. Ito yung ginagamit ko, yung AKASO EK7000. Ultra HD siya guys, may wifi, mayroon ding 4K na mode. Siya, ito yun. Madali na siyang gamitin. Actually, ito yung ginagamit ko sa mga fishing videos. Nakikita nyo. Ano siya yun guys? Yung mga videos niya ay naka-auto na. Wala ka nang kailangan nagalawin. Kahit na raw video niya ay makulay masyado. Mas maganda pa siya ng kuha kaysa GoPro. Doon lang siya nakalamang guys. Kaso yung mga tawag dito, yung mga options niya, yung iba, hindi mo nagagamit. Yun ang mga downside niya. Sige, itry natin na on. Ito yung on niya. Yun niya, nag-light niya siya. Wala siyang memory card guys. Tinanggal ko. Yung mga videos ko, naka-set siya sa 1080 30. 30 lang yun. Ito 60 yun. Ito 60. Try ko yung 60. Hindi ko pa ginagamit ng 60. Ito ang unang ano niya, naka-video to siya. Kung makikita nyo dito. Dito. Video mode yan siya. Pag pinindot nyo to. Ito. Yung start button niya. Tapos yung power button niya, pindutin mo ulit, mag-change na yon ng settings din. Naging camera na siya. Pindutin natin. Yan, naka-camera mode na siya. Kita niyo sa kaliwa. Pindutin natin ulit yung power button niya. Nakita mo na yung ano din. Saan ba ito? Picture ba ito? Ano ba yan? Dito. Ito na mode. Tapos pindutin ulit natin. Ang camera pa rin. Tapos isa pang pindot. Nandun na sa settings niya. Tapos open natin yung settings. Video resolution. Pindutin natin ang... Okay. Ito yung mga settings niya guys. Ito. Options niya, ito ang up and down. Yan. 1080p, 4K, 2.7K, at saka 720p, 120. Ito siya, naka 1080p siya ngayon. Settings, wala itong memory card, guys. Ngayon gumagalaw siya. Pero kung lagyan siya ng ito mga downside niya, pag nilagyan mo ng ano na yung memory card, hindi mo siya nagagalaw na guys. Ito ngayon nagagalaw mo siya. Pero pag lagyan mo na siya, na stuck siya dyan sa 1080p 30. Ito yung ano ko, yung downside niya. Yun lang ang pinaka downside niya. Hindi mo na magagamit yung ibang options. Hindi katulad ng GoPro na kaya mong malipat-lipat anytime na kaya yung mga latest model niya. Pero ito siya sa raw video niya, pag nakaset na ganyan, wala ka nang gagalawin, okay na. Kahit na sa ano, ano mo sa editor mo. Sa mga videos ko, hindi ko na ginagalaw yung mga contrast ng videos. Hindi ko na siya ginagalaw. Okay na siya, naka-auto na siya, may correction na siya kagad. Di tulad ng GoPro, kahit na ikumpara nyo sa ibang mga gumagamit ng GoPro, tingnan nyo mga videos nila. Lalo na yung hindi pa masyadong magaling din mag-edit. Yung mga editor nila, yung mga luma din, na... tagpi-tagpi lang yung mga videos nila, tapos wala silang ginagamit na mga
mga modern na editor na tinetwork nila yung mga contrast, mga volume, mga ganun na klase, mga iba't ibang ano, mga options, mga bagong technology na editor. Pangit yung videos nila, guys. Yung kuha hindi ganun ka smooth. Hindi kagaya nito na kahit hindi mo galawin yung raw video niya, napakaganda, guys. Pero ang mga downside, ito isa pinaka downside niya, guys. Kasi sinastuck siya diyan pag na may SIM card ka nang ginilagay, memory card pala, hindi SIM card. Ngayon nagagalaw siya. Isa din na ano, guys, na parang tip, huwag kayong gumamit ng 4K, guys, lalo na yung computer niyo ay hindi masyadong modern na latest ngayon, kasi napakagastos. Pag gumamit kayo ng 4K, yung computer niyo, yung pag-edit, mahihirapan kayo, guys. Mabigat masyado yung ano niya, yung resolution niya. At saka mahihirapan kayo mag-edit, tapos parang maghahang yung computer niyo o ano ba. Tapos yung mga editor niyo, mahirap din ka makahanap ng compatible na editor pag 4K yung ginamit niyo. Konti lang naman ang diferensya pag ano. Pero kung modern na yung ano niyo, naka 4K lahat yung gamit niyo, compatible lahat, pati yung computer niyo na ano, malakas din masyado, pwede siguro. At saka yung screen niyo, player niyo, mga compatible sa 4K, pwede. Pero pag average lang kayo na tao, guys, tapos yung mga computer niyo mga 10 years ago, 5 years ago, wala, guys. Mahirapan kayo mag-edit ng 4K. Sa 1080, yan ang ngayon, sa ngayon, ang pinaka compatible sa lahat, guys. Kahit na computer mo ay luma, okay lang. Yun ang mga ano din, naka-advantage pag 1080 lang yung ginamit niyo. So, balik tayo, guys, sa ano, balik natin siya sa ano, sa 1080 60, nakaset siya. Yun, ito looping videos, timestamp, enough ko siya, guys. Kasi ang downside din dito, pag set mo siya sa date, tapos set mo siya sa date, tapos pagpatay mo ng video, pag on mo ulit, wala na siya, guys. Mag-set ka ulit. Yun ang nakapangit nito. I-set mo ulit para sakto yung time and date mo. Pag napatay mo na siya, pag on mo ulit. Yun. Kaya yung mga videos ko na fishing videos, kahit na bago yun, 2016 pa rin na nandun, guys, kasi tinatamad na akong mag-ano ng set ng date niya. Kaya mayroon pala na hindi ko napansin. Pwede mo palang i-off dito. Yun siya, yung mga ano niya. Dito, options. I-leave natin sa off lang siya, guys, ha. Exposure dito. Ito yung sa ano niya, camera. Ito plus 0.3. Ano siya? Brightness nito sa ano? Ito yung ginagamit ko na ano, yung brightness niya. Pwede niyo i-set dito sa kung ano ba siya, kung anong gusto niyo. Kasi kung maliwanag, tanghali na, pwede niyo i-set siguro sa 0 or sa ito sa negative. Pwede niyo paglaruan, guys. Hindi ko pa siya na-try na i-set sa ganyan. Ito lang naka-steady siya dito sa 0.3. Kaya bright masyado yung ano ko, videos ko, pero okay naman, walang problema. Photo resolution, yan, time lapse, okay siya lahat, yan, functional siya, guys. Ito language, mga yan, okay lang siya, functional siya lahat, yan. Dun lang sa date and time at saka yung ano, yung pangit
yung sa resolution, naka-stack lang siya sa 1080, 30. Tsaka isa pa guys, isa pa yung ano, pag mag-video ka nito, ang maximum niya na nakukuhanan, 10 minutes na siya guys. Pag 10 minutes niya, i-cut niya yon. Tapos magpi-play siya ulit ng, magkukuha siya ulit ng ibang scene na ano, yung kukunan mo. Yun ang downside nito, mga downside nito. 10 minutes lang yung video niya na nakukuha. Nakukuha niya, nakukunan niya. Tapos mag-reset siya ulit. Pero naka-rolling pa rin siya. Naka-rolling pa rin. Pero another 10 minutes ulit. Ganun siya. Pero kung videos lang guys, ang pagbasihan yung tawag ito, yung videos lang mismo, walang problema guys. Napakaganda ng kuha nito guys. Napakalinaw. Tsaka sa presyo, makakabili ka na ng apat na ganito kaysa kumpara mo sa GoPro. Mahal ang GoPro. Ito, complete accessory siya guys. Dito sa Japan, makakuha mo siya ng isang lapad lang. 10,000 yen. So, equivalent sa atin ng mga 4,600. Tapos, ang videos niya maganda na. Ito yung budget. Budget camera lang siya guys. Complete accessories to guys ha. Mayroon na siyang sa breast na mount, head, sa bike. Kompleto siya guys. Na ano na siya. Mga 10,000 yen. Mayroon na. Tapos kung ito lang, tapos housing niya, sa 8,000, so na mga paglagay natin na mga kulang-kulang 3,000 plus lang siya. Pag wala siyang mga accessories masyado, yung frame lang niya na pang ano lang, frame lang na pang underwater niya na protection. Yan lang. Sana may natutunan kayo na about dito sa camera na to. Kunti lang siyang kaalaman pero sana ay makukuha niyo ng idea kung kayo ay nasa budget lang. Okay, yun lang. Sana panoorin niyo yung ibang videos ko at saka please subscribe na rin. Salamat.